Good morning Pilipinas, ang inyo pong nasaksihan kanina ay yung magiging lagay ng panahon sa mga bansa sa Asia. Pero ngayon i-check natin ano ba yung inaasahang magiging lagay ng panahon dito sa atin sa Pilipinas. So sa mga magba-back to work and back to school ngayong araw ng Lunes, inaasahan pa rin natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan, may kasama yung mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa bahagi nitong Batanes, mga isla dito sa may kasakop ng Babuyan, gayon din sa rehiyon ng Ilocos, pababa sa probinsya ng Zamboanga, Bataan hanggang sa may Palawan. Itong nasabing weather system, ito po yung habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Ang Metro Manila naman, natitirang bahagi nitong Luzon, pababa sa Visayas hanggang sa Mindanao, makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ano po bang ibig sabihin yan? Kapag sinabi natin generally fair weather condition, sisilip si haring araw. Pero wag maging kampante, ano po? Magdala pa rin ng payong dahil posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat o pagkulog, lalong-lalong na sa latter part of the day. Samantala, tayong mga tao rin ang nakikinabang sa ating kalikasan. Pero dahil sa pagbabago sa ating mga pamumuhay, hindi ba't mistulang tayo rin ang sumisira sa ating kapaligiran? Yan mismo ang balak aksyonan ng pamahalaan ng Maynila sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga e-tricycle. Simula October 15, papalitan na ang mga tradisyonal na tricycle at kuliglig sa syudad ng mga e-trike na gumagana gamit ang elektrisidad at kayang magsakay ng hanggang sa 7 tao. 4 na oras ang kailangan para ma-full charge ang mga ito at kaya namang tumakbo ng 80 kilometro. Sa ngayon, pinondohan na ng 120 million pesos ang pagbili ng 10,000 units na mga e-trike na bukod sa problema sa traffic ay nakikita ring tugon sa polusyon sa Maynila. At eto, balita pa rin, kaugnay ng ating kalikasan, alam mo bang umaabot pala sa 9 milyong toneladang plastic ang napupunta sa mga karagatan sa mundo kada taon? Bukod sa polusyon sa dagat at pagbaha, ito rin yung nakikitang dahilan ng pagkamatay ng ilang marine animals dahil po yan sa pagkalason o indigestions. Kaya naman ang isang grupo nakaisip ng paraan para makuha ang atensyon ng publiko sa kanilang kampanya. Matapos kasing kunin ang mga basurang plastic sa karagatan, bumubuo sila ng malalaking marine figures para yan i-display sa Washington. Tampok nga sa outdoor exhibit ang jellyfish, sea lion, swordfish at iba pang sea animals na tira ba nagpapaalala na dapat na tayong umaksyon at maging disiplinado at huwag nang hintayin na dumating pa ang panahon na sa mga exhibit na lamang natin makikita ang mga hayop sa karagatan. At bago po tayo magpaalam, simulan na ang pag-iipon ha, dahil 97 days na lamang ay Pasko na. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desserie Dionio na naniniwalang umaraw man o bumagyo, matatag ang pusong Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat.